Ang pagkakaroon ng masarap at mahimbing na tulog ay hindi yun nakadepende sa ganda or sa itsura ng kwarto. Kahit na ang kwarto ninyo ay simple, basta natitiyak ninyo na ito ay maayos, malinis at komportable kayo. Dahil tapos na tayong mag-shower, ang sarap ng humilat. Gising ko ngayon kasi ang sarap ng tulog ko kagabi. Kamusta kayo? Kailan kayo nagkaroon ng masarap at mahimbing na tulog? Meron ba akong mga iniinom na gamot na pampatulog? Ayan yung mga karaniwan na tinatanong sa akin ng mga nakikipag-chat sa akin kung ano yung ginagawa ko para magkaroon ako ng masarap na tulog. So, i-share ko yun sa inyo kasi simple lang naman yung mga yun. At importante ang tulog sa mga tao, lalo na sa katulad kong may sakit. Kaya, i-share ko sa inyo. Ano yung mga bagay na dapat nating i-consider kapag tayo ay matutulog? Unang-una yung ating hygiene. Kailangan maging aware tayo sa ating hygiene. Linisin natin yung ating katawan o kaya kung hindi natin kayang linisin, punasan natin. Kasi masarap humiga at magaan sa pakiramdam kapag malinis tayo. At syempre, kailangan din natin i-consider yung ating kwarto. Hindi natin kailangan ng magandang kwarto, magandang kama. Ang kailangan lang natin ay yung malinis at maayos na kama para maging komportable tayo. Hindi natin kailangan ng napakaraming mga gamit. Kailangan yung kwarto natin ay walang masyadong gamit or yung kama natin walang masyadong gamit. At kailangan din natin i-consider yung kakainin natin bago tayo matulog. Kailangan ang kakainin natin ay magaan lang at masustansya. Kasi hindi naman tayo magtatrabaho. Nakapahinga lang tayo. So hindi natin kailangan ng mabigat na pagkain. Kasi kapag yung tiyan natin ay mabigat, marami tayong kinain, hindi yan relax. So, kailangan ng tiyan natin ay relax para maganda rin yung ating tulog. At kailangan din nating i-consider yung ating mga gagamitin. Yung mga kumot, unan, kailangan komportable yun sa inyo. Yung kama hindi masyadong matigas at yung hindi masyadong matigas, hindi rin naman masyadong malambot. At yung unan, kailangan din komportable sa inyo. At yung mga klase ng mga fabric ng mga kumot at saka mga unan, i-consider nyo rin yun kasi ang cotton ay masarap gamitin kapag matutulog, cotton na kumot, lalo na kapag mainit ang panahon. At yung temperature din ng kwarto ay importante kasi kapag masyadong mainit, hindi kayo makakatulog. So, nakakatulong nga yung paglilinis or pag-hot shower bago matulog. Kung makakaya nyo lang naman. At hindi rin naman kayo makakatulog kung masyadong malamig yung kwarto. Kaya kailangan tamang-tama lang yung temperature. At kailangan din natin i-consider yung ilaw. Ako kapag natutulog ako, gusto ko patay yung ilaw. At hindi ako
nakakatulog ako basta't inaantok ako, ang ginagawa ko, pag nakaramdam na ako ng antok, inihihiga ko na yan at natutulog na ako. At bago ako matulog, kadalasan, ang ginagawa ko, nagbabasa ako ng Biblia. Or nagbabasa ako ng mga babasahin na makaka-relax ng aking isip. O kaya, nakikipag-usap ako doon sa mga taong may pinagdadaan ng katulad ko na magpapalakas ng loob ko. Eh, paano kung wala tayong makakausap ng mga tao na magpapalakas ng loob natin? Alam nyo, pwede natin kausapin ng Diyos. Paano natin siya kakausapin? Siyempre, sa pamamagitan ng panalangin. At kapag ka tayo ay nananalangin, sinasabi natin sa Diyos lahat ng mga concerns natin, yung mga ikinababahala natin, pinapakinggan niya yun. At hindi lang siya nakikinig, sinasagot din niya yung mga panalangin natin. Kaya kung hihilingin ninyo sa Diyos na pag nabigyan kayo ng masarap at mahimbing na tulog, ibibigay niya yon. Pero meron nga kayong mga kailangan gawin, katulad ng sinabi ko. At kailangan nyo ding, i-relax yung sarili ninyo. Pwede kayong magbasa ng mga babasahin na, imbis na manood ng TV, kasi ako hindi ako nanonood ng TV. Hindi talaga ako mahilig manood ng TV. At yung aking cellphone, naka-silent mode na yan kapag ka ako ay matutulog at medyo malayo sa akin. Kasi kailangan nyo rin i-turn off na yung vibration ng cellphone ninyo. Kasi kapag ka kayo ay natutulog, kahit naka-silent yan, pag may nag-message at may tumawag at naka-on, ang vibration niyan, maririnig nyo pa rin yan, makaka-istorbo sa inyo. So, kailangan i-turn off ninyo yung, ako naka-silent, pati yung vibration. Pero yung iPad ko nasa tabi ko, kasi kapag ako ay nagbabasa ng Biblia, lalo na paggabi, hindi naman na din ganun kalinaw yung mata ko. So, yung mga maliliit na letra sa Bible, hindi ko yan nababasa. So, yung iPad ko, ginagamit ko lang yan kasi ito, may mga nagsasabi, yung mga gadget daw natin, hindi daw nakakatulong para magkaroon ng mahimbing na tulog. May advantage din po ang mga ating mga gadget, katulad ng iPad. Kasi online, makakabasa na po tayo ng Biblia. At kapag nagbabasa po tayo ng Biblia online, pwede nating palakihin yung mga letra. So, gamitin natin yung ating mga gadget sa makabuluhang paraan. So, ang ginagawa ko sa gadget ko, nagbabasa ako dyan. Nagbabrowse ako hanggang sa antokin ako. At syempre, bago ako matulog, nananalangin muna ako. So, ganun. Kasi, lahat ng mga bagay na meron tayo ngayon, kailangan natin yung gamitin at samantalahin. Pero, kailangan natin pag-isipan kung ano yung mga advantages nun. At kailangan din natin iwasan yung mga disadvantages. So, ang pinaka-importante sa lahat na magagawa natin para magkaroon tayo ng masarap at mahimbing na tulog ay yung makipag-usap tayo sa Diyos. Kasi kapag tayo ay nakipag-usap sa Diyos at iniling natin na makontrol natin yung ating isip, kasi minsan hindi natin nakokontrol yung isip natin, di ba? Ang daming pumapasok! Kahit ayaw nating isipin, patuloy na pumapasok sa isip natin, patuloy nating iniisip, na naiisip. Alam nyo ba na kayang kontrolin ng Diyos ang utak natin? Kasi siya ang gumawa sa atin. Siya ang gumawa ng utak natin. So, kaya niya yung kontrolin. Kapag hiniling niyo sa panalangin ninyo na sana makontrol niyo yung isip ninyo, makokontrol yan. Kasi kapag nakontrol natin yung isip natin, kapag hiniling natin sa Diyos na umisip tayo ng mga bagay na makakapagparelax sa atin para makatulog tayo, mangyayari yun. Ibibigay yun ng Diyos sa atin. So, subukan niyong gawin yun. Kasi kapag sinabi ng usap, kapag ang utak natin ay na-relax, pati yung katawan natin mare-relax. Kasi hindi tayo makakatulog kung hindi relax yung isip natin. At hindi rin naman mare-relax yung isip natin kung may kumikirot sa atin.
lalo na sa mga katulad kong may bukol. So, pwede ninyong hilingin sa Diyos yun, na magkaroon kayo ng payapang isip. Kasi pag yung isip ninyo naging payapa, pati yung bukol ninyo, mawawala yung kirot niyan. At unti-unti, makakatulog kayo. Kasi kapag ka nagbabasa tayo ng Biblia, kinakausap natin ng Diyos. At kapag ka nananalangin naman tayo, kinakausap naman natin siya. So, ganun ang ano, di ba? Pag nakikipagkaibigan tayo, gusto natin, hindi lang tayo yung salita ng salita. Gusto natin yung kaibigan natin nagsasalita din. So, ganun din ang Diyos. Kung kinukonsider natin ng Diyos na kaibigan natin, hindi lang tayo panalangin ng panalangin. Kailangan din nating makinig sa Kanya. Kaya kapag ka nagbabasa tayo ng Bible, binabasa natin yung sulat niya, salita niya kasi ito eh. So, nakikinig tayo sa Kanya. At papakinggan niya rin tayo. So, sana nakatulong sa inyo yung aking i-share ngayong araw na to. Kasi, importante sa atin ang tulog. Kapag kumpleto ang ating tulog, maganda ang gising natin, magaan ang katawan natin, at masaya ang kalooban natin. So, sa buong maghapon, magiging masaya tayo. At magaan ang pakiramdam natin. So, maraming salamat sa panonood sa aking vlog. Sana na nabigyan ko kayo ng idea. Sana nabigyan ko kayo ng mga tips. Nakatulong sana sa inyo kasi nakakatulong yun sa akin. Matagal ko na yung ginagawa. So, dun sa mga regular na viewers ko, sa mga subscribers, sa mga silent viewer ko, maraming salamat sa inyo. Good night or good morning. Till my next vlog, love po kayong lahat. Bye! Yan ang aking favorite verse sa Bible. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kahit kaunti sa buhay niya dahil sa pag-aalala? So kapag ka nababasa ko yan, oo nga naman, pag nag-aalala ako, mapapahaba ko ba yung buhay ko? Si Jesus po ang nagsabi niyan.